umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon dito sa pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang salita. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at samahan niyo po ako sa pagbasa dito sa ating talata ngayong umaga. Ito po ay matatagpuan sa Numbers 13:1-33, ang istorya ni Joshua and Caleb na kinakitaan ng matinding pananampalataya. Sa 13 sabi, "The Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I'm giving to the Israelites. From its ancestral tribe, send one of its leaders. So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. These are their names. From the tribe of Reuben, Shammua, son of Zakur. From the tribe of Simeon, Shaphat, son of Hori. From the tribe of Judah, Caleb, son of Jephunneh. From the tribe of Issachar, Igal, son of Joseph. From the tribe of Ephraim, Hosea, son of Nun. From the tribe of Benjamin, Palti, son of Raphu. From the tribe of Zebulun, Gadiel, son of Sodi. From the tribe of Manasseh, a tribe of Joseph, Gadi, son of Susi. From the tribe of Dan, Amiel, son of Gemali. From the tribe of Asher, Sethur, son of Michael. From the tribe of Naphtali, Nabi, son of Bopsi. From the tribe of Gad, Guel, son of Maki. These are the names of the men Moses sent to explore the land. Moses gave Hosea, son of Nun, the name Joshua. When Moses sent them to explore Canaan, he said, go up through the Negev and on to the hill country. See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land. It was the season for their first ripe grapes. 21. So they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob toward Lebo Hamat. They went up through the Negev and came to Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the descendants of Anak, live. Hebron had been built 7 years before Zoan in Egypt. When they reached the valley of Eshcol, they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. Two of them carried it on a pole between them, along with some pomegranates and figs. That place was called the Valley of Eshcol because of the cluster of grapes the Israelites cut off there. At the end of 40 days, they returned from exploring the land. And 26, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak came from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. So mandali po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito na muli. Bubusugin mo kami ng iyong mga salita. Ang dalangin namin, Lord, gamit mo kaming karapat dapat na tumanggap ng iyong pagpapala. Linisin mo po kami, patawarin sa mga aming pagkakasala at pagkukulang. At buksan po yung aming puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong mga salita, maipamuhay at maging
kapuri-puri sa iyong pangalan. This we pray in Jesus' name. Amen. Define po muna natin itong barrier. Kasi ito po yung ating topic for today, yung barrier. Ang sabi po dito, barrier is something as a fence, railing, or natural obstacle that blocks the way. Something not material that keeps apart or make progress difficult. Ngayon, papakita ko to in the form of picture para mas lubos nating maunawaan itong mga barrier. May iba't ibang klase kasi ng barrier eh. Una dyan is, eto. Meron tinatawag na physical barrier. Itong larawan na nakikita natin, ito yung Great Wall, Great Wall of China. Ito, ginawa ng mga Chinese para ma-prevent yung mga gustong sumakop sa kanila, yung mga kaaway nila, para sila lupigin. Isa pang klase ng barrier is itong Sierra Mountain. Ito yung Sierra Mountain, mountain ranges na pumipigil naman doon sa mga malalakas na bagyo para wasakin yung ating bayan. So ito yung mga tipo ng physical barriers. Meron din naman tinatawag na environmental barriers. Dito sa picture na to, mapapansin po natin, etong nasa kaliwa, ito yung oak tree. Oak tree. Ang oak tree po, napaka lumalaki ng malawak na malawak, malaking-malaki, kaya ang tawag sa kanya is mighty oak tree. Pero titignan mo, kaya siya naging malaki, kasing environment niya is very conducive doon sa kanyang paglaki. Pag pinalitan mo yung environment niya, the same, etong mga to, oak tree din, pero ang naging environment niya, itinanim siya sa paso. Kaya dahil itinanim siya sa paso, yung kanyang potential na maging malaki ay naging maliit lang. Iyon yung impact nung environmental sa atin. Meron ding klaseng environment na ganito. Gaya po nito, ito po ako, personal, lumaki po ako dyan. Kami ni Nakoy Noni sa Sabungan. Laking Sabungan po kami, ang bahay po namin, harap ng Sabungan, and po yung environment namin. Kaya ito naman yung naging dahilan kung ba't yung isip namin parang umikot na lang doon sa sugal. Another kind of environment is this. Nung lumalaki po ako, ito yung environment ko. Yung bahay namin sa Bungan, yung paligid, puro bisyo. Kaya nangyayari po noon, utusan ka, o bili ka ng sigarilyo, sindihan mo na. Tapos lahat ng daanan mo is kinita, talagang amoy anayuhiram. Kung alam niyo po yun, marijuana po yun na binaligtad. So ganun talaga yung nature nung paligid. At kahit bata pa ako, nautusan na ako, ito, dalin mo to doon, hindi ko alam kung ano yung nakasobre na yun. Later on, malalaman ko, bungkus pala ng marijuana yun na pinadadala sa akin sa tao. Imagine mo, nautusan ka. And suking-suki ako nung bata ko, tatawid ako sa tulay, dun sa De La Peña, bibili ako dun sa mga drugstore, dun mga droga na iniinom ng mga nag-a-addict. Ang natatandaan ko yung Corex na brand. Ayun, yun yung suking-suki ako na utusan. So yun yung environment na kinalakihan ko. Yan, meron naman tinatawag na mental barriers. Dito sa picture po na to, mapapansin nyo, itong mga maliliit na to, yun yung mga flea or pulgas. Itong mga pulgas na to, ginawa ng pag-aaral. Ang ginawa sa kanila, nilagay sila sa jar, nilagyan ng takip, tapos yung mga pulgas na to, tumatalon. Tumatalon sila. Eh palibas at may lid, may takip, yung mga pulgas na to, walang magawa, hindi sila makaalpas. Bumabangga sila ron, bababa uli, tatalon uli, bababa dahil may lid. Hanggang sa mapagod sila, mawala ng pag-asa, at bagsak na sila doon. Ang interesting point, nung tinanggal yung takip ngayon, tinignan yung mannerism ng mga pulgas. Nakikita pa rin sila, tumatalon pa rin. Pero yung talon nila, hanggang dun lang, dun sa naset ng mind nila, na andun yung takip. So hindi sila makaalpas kasi yung talon nila hanggang dun lang, dun sa takip. So meaning to say, nakondisyon yung utak nitong mga pulgas na to, hanggang dito lang yung kaya natin. Nagsilbing barrier yon sa kanila. At meron pang isang pag-aaral na ginawa na amazing. Ito. Yung elepante. Itong elepante po na to, huge. Napakalaki. Kayang-kaya niyang hilahin yan. Actually, kahit malalaking puno, nagigiba ng elepante. Naibabagsak niyan. Pero itong elepante na to, helpless. Kasi, yung lubid na to, nung maliit pa siya, tinali siya dyan, pinipilit niya sirain. Ginigiba niya. Palibas at nung maliit pa siya, mahina pa siya, hindi niya kaya. Kaya nakondisyon yung utak niya, hindi ko kaya itong lubid na to.
Kaya ang nangyari sa kanya, hanggang sa lumaki na siya, powerful na siya, nakondisyon yung utak niya, yung belief system niya, naniniwala na hindi niya kayang sirain itong lubid na to. So yun yung danger ng mga mental barrier na even tayong mga tao is may mga ganyan tayong barrier. And for so many centuries, sinabi ng mga eksperto, walang sino mang tao na makakatawid sa less than 4 minutes ng isang milya. Ang isang milya po is 1.609 kilometers. So ang sabi ng mga eksperto, walang sino man na makakatakbo in less than 4 minutes na isang milya. Inaral nila yung katawan ng tao, nakita nila yung baga, magkukulapse doon sa ganung kalayong takbuhin in less than 4 minutes. Even yung heart daw, makakardiac arrest kapag tumakbo ng ganung kabilis. Pero, pagdating ng 1954, eto, merong tao in the name of Roger Bannister. Noong May 6, 1954, tinakbo niya yung isang milya ng less than 4 minutes. At ito po yung nakakatawa. After just 46 days, meron na naman isang taong na-break yung 4-minute mile. In just 46 days. And after 10 years, meron pong 336 na tao na nakalagpas dun sa 4-minute mile. Kaya mapapansin nyo, dahil si Roger Bannister natanggal niya yung barrier na imposibleng gawin to, delikadong gawin to, napatunayan na kayang gawin. Pero dito akong nagugulat. Dito sa ika-apat na barrier, ito po, hereditary. Ang sabi po sa Bible, ang term nila dyan, iniquity. And yung term iniquity. Kasi, ayon sa pag-aaral, ito pong apat na to na itatransfer. Na itatransfer yung depression, yung low self-esteem, yung anger, yung tawag dito, yung addictions na isasalin. Kakagulat, ano? Pero true to life story po, meron akong previous na estudyante. Etong estudyante ka to, parang beauty queen, kaganda. So ibig sabihin, dapat sobrang taas na ng self-esteem nito. Beauty queen material eh. At the same time, anak ng judge, ubod ng yaman, ang daming building sa Bulacan, napakayaman. Pero itong estudyante ko na to, suicidal. Suicidal, kaya yung mga magulang niya, lahat ng mga pointed na gamit niya, tinatanggal. At ininstallan siya ng CCTV sa kanyang kwarto, minomonitor siya 24/7 kasi baka kung ano gawin, baka magpakamatay. Ngayon, nung tinanong ko itong estudyante ko, dahil palagayin loob niya sa akin, close kami, sabi ko sa kanya, ano nangyayari sa'yo? Nasa iyo na lahat ah. Pag tinignan mo ibang tao, talagang ipagpapalit nila yung posisyon nila sa'yo. Pero bakit ganyan ka? Sabi niya, ito yung sabi niya. Hindi ko rin alam, coach. Ang alam ko lang, si mama, nung kabataan niya, suicidal din. Kaya makikita mo, yung salin lahi, yung iniquity, matindi. Kaya ito ngayon yung aaralin natin, yung mga barrier, and dun sa binasa nating talata, dun natin titignan yung mga prinsipyo. So ang question is, how to become a barrier breaker? Dun sa binasa nating talata, unang-una nating makikita dun, ito. Unang prinsipyo, use strategic thinking. Si Moses, sabi dito sa Luke 14:31, or suppose a king is about to go to war against another king, won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the coming against him with 20,000? So, the same with Moses. Sa modern times, ang tawag dyan SWOT, yung SWOT analysis. Ito yung strength, weakness, opportunities, and threats. Ganyan, dinidefine yan para sa management. Kasi ang prinsipyo ng management is, a problem well-defined is half-solved. Yun yung prinsipyo ng management. Kaya kung papansin niyo si Moses, take note, ito yung sinabi niya doon sa mga spies niya. See what the land is like. Sabi niya, are the people who live there strong or weak? Few or many? Ang dami niyang tanong. What kind of land do they live in? Is it good or bad? So, tignan niyo mabuti. What kind of towns do they live in? May wall ba yan? Fortified? How about the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Kung mapapansin mo si Moses, very strategic mag-isip. So same thing with us, kung gusto nating makalaya dun sa barrier na umahadang sa ating mga buhay, kailangan din nating itanong itong mga particular na tanong na to. Number one,
What are the negative traits that I inherited from my parents? Definitely meron. Definitely. Kaya isipin niyo yun, kasi once na naisip niyo, and yung idudulog natin sa Panginoon, na isusuko natin sa Kanya. Number two question, what are my counterproductive habits? Ayan. So ano ba yung mga counterproductive na habits natin? Then number three, what are the bad behaviors that I got from my environment? Doon sa mga kinalakihan nyo, may mga naka-influence sa inyong behaviors dyan eh. Ano yung mga yon? And number four, what are my attitudes that need to be corrected? Ayan. And finally, dito sa number five, sa ating strategic thinking, what are the things that I need to fully surrender to God? May mga bagay na wala tayong magagawa as human. Tanging Diyos lang yung pag-asa natin. Kaya ito yung mga bagay na fully isusurrender natin sa Panginoon. Ngayon, number two principle is refuse negative thoughts. Refuse. Normal naman po yung negative thoughts. Ang sinasabi lang, refuse mo. Huwag mong babadan. Yan. Sabi nung mga 10 na negative spies, 12 sila, di ba, na espiya. Sabi nung 10, but the people who live there are powerful and the cities are fortified and very large. Ayan. Sabi pa nila sa verse 31, we can't attack those people. They are stronger than we are. Sa verse 32, negatively, all the people we saw there are of great size. Sa verse 33, sabi niya, we seem like grasshoppers in our own eyes and we look the same to them. Kung papansin ninyo, minaliit yung sarili nila, itinuring pa yung sarili nila na parang grasshoppers, di ba? Tipaklong. Tipaklong. Pero kung papansin ninyo, dun sa binasa nating verse, ang sabi dun sa isa, pumutol sila ng sanga ng grapes. At yung pinutol na yon, ang sabi, one cluster eh. So isang tangkay lang yun, di ba? Ang sabi dun sa Bible, binuhat ng dalawang tao. So kung may imagine mo, isang sanga ng grapes pinutol, tapos binuhat ng dalawang tao. So ibig sabihin, higante, even yung bunga, higante, di ba? Kaya, itong tao na to, sinasabi nila, higante sila at para lang tayong tipaklong sa kanilang paningin. Kaya pag humawa ka ng tipaklong, ang liit-liit, kumpara mo sa'yo na ang laki. Kaya ganun sila katakot, ganun katindi yung takot nila. Ayan. Ngayon, ang question lang, sino ba itong 10 na to na negative spies? Sino ba to? Yung unang-unang verse na binasa natin, di ba pinili sila dun sa mga tribo? Sila yung mga leader ng mga tribo. So ibig sabihin, hindi sila pangkaraniwang mamamayan. Sila yung mga leader ng tribo na yon. Pangalawa, etong mga tao na to, sila din yung naka-observe, naka-witness. Unang-una, sila yung in-spare ng Panginoon dun sa 10 salot sa Ehipto. So nakita nila yung deliverance, eto yung mga salot, na-spare tayo. Ibig sabihin, kumilos ang Panginoon para iligtas tayo. Nakita nila yun personally. Pangalawa, the same set ng mga tao na to, sila yung lumakad sa tuyong lupa nung hinati yung dagat. Na-witness nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Pangatlo, itong mga tao na to, araw-araw pinapakain ng Panginoon. Nalalaglag yung mana from heaven. So saan ka nakakita, di ba, miraculous din, nandun ka sa desert, naglalakbay ka, pinapakain ka araw-araw. Hindi pa ba malaking milagro yan? And pangapat, habang naglalakbay sila, pag mainit ang araw, meron silang cloud na naglalakbay kasama nila para hindi sila mainitan, hindi sila masunog, disyerto eh. At tong cloud na to, pagdating ng gabi, nagsisilbing pillar of fire para makita nila yung kanilang nilalakaran at para magbigay ng init. Ngayon, tatanungin mo, nakita nila lahat yan. Pero bakit ganito pa rin yung kanilang disbelief? Bakit wala pa rin silang tiwala sa Panginoon? Ngayon, titignan naman natin ano naman yung characteristics or quality ni Joshua and Caleb na nagbigay daan para sila maging kinukonsider na bayani ng Biblia. So imagine nyo, 10 lang yung negative. Pero na-infect nila yung 2 million na Israelites. Ganun contagious. Ayun, contagious. Ganun ka-contagious yung negativity. Sa 10 yung negative eh. Pero 2 milyong population na infect nila. Yan, on the contrary, si Joshua and Caleb, number one characteristics nila, courageous.
Paano natin masasabing courageous? Sabi sa Numbers 13:30, then Caleb quieted the people. Imagine mo, sasampu kayo, 2 million yung kalaban mo, pinatahimik mo, ang tinding courage nun. Tinding courage. And yung pangalawa, sabi dito, sabi ni Caleb, let us go up and take at once and take possession. Ngayon na, now na, very courageous yung kanyang, ano, yung kanyang mindset. So yun yung unang quality nila, courageous. Number two is, meron silang right perspective. Ayan, right perspective. Sabi dito sa Numbers 14:6-7, and they spoke to all the congregations of the children of Israel, saying, the land we pass through to spy out is an exceedingly good land. Contrary, 10 negative spies, nakita rin nila, same territory. Ito rin yung lupa ng Kanaan, ito rin yung mga higanting nakita nila yung negative. Si Joshua and Caleb, same territory yung nakita, same population, ang nakita nila yung opportunity. Kaya meron silang right perspective, di ba? So yung iba, tinignan, ang laki ng kalaban. Sila nakita nila, ang laki ng ating Diyos. Yun yung big difference. Pangatlo, meron silang positive outlook. Mapapansin mo yan dito sa sinabing, if the Lord delights in us, then He will bring us. Hindi pa binibigay, ibibigay pa lang, will bring us, di ba? Kaya yung outlook nila, very positive. Kasi nga, yun lang daw is flows with milk and honey. And number four, na quality na nila dalawa, trust. Ayan, they trust God. They recognize that with the presence of God, any battle was already won. Nangako ang Panginoon, ibibigay sa inyo. Dapat panghawakan nyo. Kaya ang sabi sa Numbers 14:9, and the Lord is with us. Do not fear them. Do not fear them. Ayun. Ngayon, may pangatlong prinsipyo. This one. Getting rid of excuses. Kumbaga sa family feud, ito yung top 5 na sagot pag may mga excuses, di ba? Ayan. I'm too old. I'm too young. Yung iba, ginawang kanta. I'm so young and you're so old. Parang si Brother Willie lang ang naka-relate doon, ha? So, ito yung pangatlo, sabi, I'm not that smart, I have limited resources, and I am not well-connected. Ito yung typical the excuses ng tao. Ngayon, nung kakakilala ko palang sa Panginoon, may ganyan din ako excuses. Kasi naman, ito yung background ko. Una, pinanganak ko ng magulang ko, menopausal na sila, 40 plus. Alam niyo naman, pag menopausal ang magulang, sinasabi. Siguro yung batang yan, either bright or ganun, di ba? Kaya malagi kang may worry na baka ganun ka. So yun yung unang barrier. Pangalawa is, mga magulang ko is illiterate. Father ko, grade 6 lang ang inabot. At ang mother ko, si Nanay Seni, no read, no write, kahit grade 1, hindi nakatungtong. So, dala-dala mo yun habang lumalaki ka. Yung mga kaklase mo, mga engineer ang tatay, yung iba, nurse, yung mga lawyer, yung mga architect, mga magulang mo, no read, no write, illiterate. So, mabigat na barrier yun, mabigat na nabuhatin. Kaya kung tutusin, parang lagi kang merong excuses na pwedeng ibato. Diba? Pangatlo, nakatira kami sa squatter. Sa Tumana. Sa mga hindi po nakakaalam dito sa Tumana, kung familiar po kayo doon sa Executive Village, yung Loyola Grand Villa, hindi po doon. Doon po sa baba nun. Ayun, doon po yung Tumana. Squatter po yun. Doon po kami lumaki. Doon kami nakatira. Pang-apat na barrier ko, na excuse ko is, 7 years po ako sa high school. Baliktorian po ako lagi. Hindi valedictorian, ha? Baliktorian. Lagi akong bagsak nung high school. Ulit ka na naman, summer ka na naman, backload. Kaya yung sinasabing excuse dito, nakaka-relate ako yung you're not that smart. Yan. And yung number 5, high QI. Tama po yan, hindi po yan typo. Baka isipin nyo, high IQ, hindi po. High QI po yan. Kasi nung pagka-graduate ko nung high school, tinamaan po ako ng TV. Colored. At nung nagkaroon ako ng TV, sabi sa akin ng nanay ko, wala tayong pera. Kaya either bahala ka kung gusto mong mamatay, pag nahiya kang humingi sa center ng gamot, mamatay ka na.
Gusto mo naman mamatay. Ganun lang kasimple yung nanay ko eh. Tayo ko, ayoko pa. Kaya ang ginawa ko, pupunta ako sa center. Pero ang problem po sa center, pag may dala kang basyo, yun lang ipapalit sa'yo. Kaya kung iinumin mo, bibigay sa'yo, bukas, babalik ka uli. Bibigyan ka uli ng kapalit. Yung basyo, wag mo itatapon. Kasi yun yung ipapalit mo sa kanila, yung basyo, bibigyan ka ng bago. Kaya lang araw-araw kang pumipila. Nakakaya, nakaka-drain ng energy yun. Kaya ang ginawa ko po, may nabalitaan ako, sabi, gusto mo ng gamot, ano, good for 2 weeks o misa 1 month, ibibigay sa'yo, pumunta ka sa QI, Quezon Institute. So doon ang ginagawa ko, pumipila ako alas 2, alas 3, madaling araw kasi paunahan ng pila. Muhingi ako ng gamot doon. Kaya sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung itsura ko nung kaka-graduate ko lang ng college. Ayan po. Diyo ha? Parang isang bulate na lang, hindi pumipirma, no? Kaya nung makita po yun ang anak ko, hindi makapaniwala eh, na ako yan. Pero alam niyo po, ang matindi kong pinagpapasalamat. Ang matindi ko pong pinagpapasalamat, nung ako po ay magka-college na, dun po ako na-introduce sa Panginoon through our Nanay Senny. Si Nanay Senny po ang unang nakakilala sa Panginoon, umattend po siya sa Jewels. Tapos na-invite po ako. Kaya po ako nag-decide na umattend, it's because number one, mahal ko nanay ko, and number two, takot po ako sa nanay ko. Alam niyo po yung mga sinaunang nanay, makuha ka sa tingin, hindi ka kakain pag hindi ka umattend. So, takot kami. Kaya nangyari, parang wala lang, baka attend lang, sabi, umattend eh. Umattend po ako sa church. Ito po yung turning point. Na-encounter ko si Pastor Papa, narinig ko yung story niya. Sabi ni Pastor Papa, single mother yung nanay niya, in-raise siya ng walang ama. Tapos, nag-aaral siya, nagja-janitor siya, nagsusumikap. Pero itinaas siya ng Panginoon hanggang sa naging official ng mga organization, nakapunta ng multiple times sa US, ng multiple visa. Kaya nung mga panahon na yun, kinikwento ni Pastor yun, nakikinig ako sa kanya, doon nag-spark. There is hope. With God, there is possibility, endless possibilities. Kaya, yung mga excuses ko that time in life, unti-unti nang nag-shake. Teka, yung mga excuses na to, pinakita ni Pastor Papa eh. Nagawa niya sa buhay niya dahil sa Panginoon eh. Kaya kung nakakilala ko sa Panginoon, posible ko rin magawa to. And then na-encounter ko pa to, itong mga tao ng Diyos na... Ito. Itong mga tao ng Diyos na to, may mga excuses din. Si Moses po, stutterer. Di ba, utal siya eh. Hirap siya magsalita. Si Gideon, ang sabi sa Bible, sobrang takot, duwag. Ayan, yun yung excuse niya. Si Elijah naman, suicidal. Si Jonah, panentakbo niya sa Panginoon. He ran from God. Si Job, na bankrupt, naubos lahat ng ari-arian, pati mga anak. Si Peter, 3 beses dininay niya ang Panginoon. So ito yung mga excuses nila. Zacchaeus naman is too small. Too small. Kaya kailangan pa niyang pumanik sa puno para lang makita ang Panginoon. And si Paul, too religious. And finally, hinuli ko si Abraham kasi masyado na siyang matanda, too old. Pero take note, yung binasa nating sitas kanina, si Caleb po, nung napasok niya yung promised land, 85 years old na siya. So yung age, hindi po excuse. Kung gagamitin ka ng Panginoon, age doesn't matter. Di ba? Hindi pwedeng I'm too old. So, ito yung mga prinsipyo. At ito yung favorite ni Pastor na lagi niyang sinasabi na totally, dati, sige nga, paniwalaan ko na yan. Sabi dito sa Deuteronomy 28:13, the Lord will make you the head, not the tail. Not the tail. Hindi pwede yung pwede na. Dahil inyong plano ng Panginoon na gawin kang tagapanguna. Ayan. Ngayon, meron ditong tail of the tape, kumbaga sa boxing, ano? Yung mga kalalakihan, mahilig sa boxing. Lagi may tail of the tape. Itong tail of the tape na to, dalawang tao na tinignan yung kanilang mga kamag-anak, yung generation, pagkakasunod-sunod. Tinignan si Jonathan Edwards, tsaka si Max Jukes. Tignan nyo po yung kanilang salinlahe.
Si Jonathan Edwards, sa lahi niya, merong isang US Vice President. Tatlo senator. Tatlo governor. Tatlo mayor. Isang dean of law school, isang dean of medical school, 13 college president. 30 judges, 60 doctors, 65 professors, 75 military officers, 80 public office holders, 100 clergymen, 100 lawyers, and 285 college graduates. Imagine, sobrang blessed nitong tao na to, di ba? Kaya nung unang na-encounter ko to, binalikan ko yung buhay ko nung nasa Sabungan pa kami. Sabi ko, parang ganyan din yung mga kamag-anak ko ah. Kasi yung chewing ko doon, yung isang chewing ko, siya yung sentensyador. Yung sentensyador, literally judge yun. Kasi sa kanya nakasalalay yung buhay ng manok, yung ipapanalo, itatalo. Kaya proud na proud ako dati, oh, yung chewing ko, judge yan eh. Diba? Yung isang chewing ko naman, siya yung in charge doon sa kulungan ng mga manok. Kaya siya, jail warden. Siya yung jail warden ng Sabungan. At wag na tayong lumayo. Yung dalawang kapatid ko, si Kuya Noni, si Kuya Ole, sila yung mga gumagamot ng mga manok. Kaya sila yung mga doktor. At tingnan niyo mga kamag-anak ko, ang bibigat, di ba? Kaya relate na relate ako, ang bibigat. At ang pinakamatindi, sabi ko, ako, may pagka-pilosopo ako nun eh. As a bet collector sa Sabungan, ang tawag sa'yo, pag ikaw yung bet collector, Kristo. Kristo ang tawag kasi lagi nakadipa eh. Sa meron, sa wala, nakadipa. Kaya para ipapako, Kristo, yun ang tawag. Kaya pag may mga nagba-Bible study, in-invite ako, may angas pa ako eh. Paano ko atin sa inyo? Kristiyano lang kayo. Kristo ako. Di ba? May ganun pang dating eh. Kaya sabi ko, well, pero anong sikreto? Anong sikreto ni Jonathan Edwards? Ayon dun sa taga-Salaysay, is this. Edwards was a godly man. Dahil godly siya, yung biyaya ng Panginoon dumaloy sa kanya at dun sa kanya mga henerasyon. Kaya yun yung kailangan barrier na maalis sa atin. Kailangan dumaloy sa atin ng Panginoon doon sa mga susunod pang salin lahi natin. Ngayon, in comparison, meron naman ditong isa, ang pangalan niya, Max Jukes. Contemporary to ni Jonathan Edwards. Kasabayan. Tignan niyo naman yung mga kamag-anak nito. 7 murderers. 60 thieves. Uy, ang lupit ah. 190 prostitutes. 150, yung mga other crimes, convict sila. 310, pulube. 440, physically wrecked by addiction to alcohol. At ang pinakamalupit, dun sa 1,200 na descendants niya na pinag-aralan, 300 died prematurely. Ganun naman kabigat itong inabot ni Max Jukes. Kaya kung papansin niyo mga kapatid, ang sabi dito, these contrasting legacies provide an example of what some call the five-generation rule. How a parent raises their child, the love they give, the values they teach, the emotional environment they offer, the education they provide, influences not only their children, but the four generations to follow, either for good or for evil. Ngayon tayo mga kapatid. Ano tayo ngayon? Parang ganito yan. Yesterday, yung mga sinauna nyo, nanay, tatay nyo, lolo nyo, today kayo, and yung future, yung tomorrow, yung mga susunod na salin lahi. Diba? Hindi ko po makalimutan nung kinasal kami ni Mafe. Nung kinasal po kami ni Mafe, tumawag ng na magsasalita. Ang natawag pa po yung chewing ko, yung Tito Pani, kung tawagin, tinawag siya. Binigyan ng mikropono, eto yung sinabi niya na classic. Sabi niya, una, congratulations sa inyong dalawa. Pangalawa, Mafe, malas mo, nasama ka sa angka namin. Classic na classic, ano? Kasi po, yung angka namin, nung tinitignan ko, bakit nga ganito? Ang hihirap, walang nakagraduate sa college, mga nakatira sa squatter, hindi ko naman sinisiraan. Pero nung tinitignan ko, bakit ganun? Bakit ganun? Tapos one time, sabi ni nanay, umayos ka, magkakaroon tayo ng reunion sa Bulacan, yung mga kamag-anak mo, magre-reunion. Alam niyo po, ayokong sumama. Ang hirap ng buhay namin, ang kalagay na, tapos sa atin ka ng reunion, di ba? Eh dahil nga takot ako sa nanay ko, napasama ako sa reunion, pero blessing in disguise.
Kasi nung pagpunta ko dun sa reunion, nakita ko marami pa pala kaming kamag-anak, mas mahirap pa sa amin. Kaya what a sight of relief, di ba, na meron pa palang mas nagdarahop kaysa sa amin. Kaya sabi ko, Lord, kailangan maputol to, yung generational curses na to, di ba? Kaya laking pasalamat ko nung nakilala kong Panginoon na bago yung buhay ko. Never in my wildest dream, never. Hindi ko naisip talagang mindless wanderer. Ganun lang ang buhay sa akin eh, kain, tulog, bahay. Pero nung nakilala kong Panginoon, na bago. Kaya pagdating nung age 35, nung 2010, eto nga, yung history. Blinest ako ng Panginoon na maging kauna-unahang Pilipino na lumaban sa World Championship ng memory. And it's a very big blessing, di ba? Kasi, totally, wala akong ano dyan eh. Wala talaga sa hinagap ko eh. Ngayon, dito naman pagdating sa tomorrow, mapapansin natin, dahil yung aking daughter, yung anak namin si Antonella, binubusog namin sa pangaral, exposed sa gawain ng Panginoon, so, naglilingkod sa Panginoon, kaya ito naman yung dadaluyan ng mga mas malalaking pagpapala. Kasi si Antonella, nung at the age of 11, nakarating na siya ng Europe for free, and at that same year, siya naman yung naging kauna-unang Pilipino na lumaban sa World Cadets sa chess. So talagang yung pagpapala ng Panginoon, sobra-sobra. But without God, we can do nothing. You know, kahit anong pagsusumikap mo, pag walang Panginoon, hindi yan i-bless totally. Kaya ito yung yesterday, today, and tomorrow. Ngayon, pag nagre-reflect tayo, kanino tayo makikinig? Sa tao? Alam niyo po, ang tao may tendency na ikahon ka. Noong ako po ay bata, noong nakatira kami sa Tibag, dun sa De La Peña, meron po kaming kapitbahay dun. Pag ako papasok na sa school, ay uniform ka na, may bag ka na, papasok ka na sa school. Sasabi nun, hoy Betong, Betong tawag sa akin eh. Hoy Betong, huwag ka nang pumasok. Magbantay ka na lang sa madyungan, kikita ka pa. So imagine mo yun, di ba? Tapos, the following day, makikita na naman niya ako papasok. Sasabi naman, hoy Betong, huwag ka nang pumasok. Magagaya ka rin naman sa mga kamag-anak mo, hindi ka makakatapos eh. Iyan ang direksyon ng buhay niyo, mga hindi nakapag-aral. Yun ang sabi niya. Ngayon, 20 years after, eto, naglalakad ako sa Markinton, dito sa Blue Wave. Nakita ko yung same tao na yun, na lagi nagsasabi ng ganon. Sabi niya, uy Betong, napapanood ka namin sa TV ah. Sa iba't ibang estasyon sa TV, nakikita ka namin. Alam mo, proud na proud kami sa nangyari sa buhay mo. Sabi niya, ito yung pinakamalupit na talagang halos malaglag ako sa upuan. Sabi niya, alam mo Betong, bata ka pa man, nakita ko na yung potential mo. Yung, ano diba, yung balikwas eh, unlupit. Kaya pagdating dito sa ating kalakaran, dito lang tayo makikinig. God's Word. Ito lang yung sanggalang natin. Kaya kung ang number one na craving ng tao, yung acceptance and love. And yung deepest desire ng tao. Tayo, minsan feeling natin, hindi tayo mahal ng magulang natin, hindi tayo mahal ng mga kapatid natin. It doesn't matter. Basta mahal ka ng Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, you are love. Ayan. Kasi, sabi sa Romans 8:35, nothing can separate us from the love of Christ. Diba? Minsan, iniisip natin, kulang ako eh. Diba? Parang wala pa yung mga pangako, wala pa yung mga pangarap ko sa buhay. Pero tandaan nyo, ang Diyos tapat kong mangako. Diba? Kaya ngayon naman, balik mo naman sa kabila, sabihin mo sa katabi mo, good things are coming your way. Ayan. Kasi ito yung verse natin. In all things, God works for the good of those who love Him. Ano? Good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Diba? Ngayon, habang humahayo ka, si kaaway, bumubulong-bulong. Hindi. Di ba ganito ka dati? Di ba makasalanan ka? Di ba ganito yung pinaggagawa mo? So tutuksuin ka, babalik sa'yo yung nakaraan. Pero sabi mo, binago na ako ng Panginoon. Kaya sabi mo ngayon sa katabi mo, you are a new person. Ayan. Kasi ito yung verse natin. Anyone who belongs to Christ
has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Ayan. Ngayon, habang andyan, decided ka na eh. Okay, sige, gagawin ko yung para sa Panginoon. Kaya alam, minsan naisip mo, hindi ba parang delikadong mangaral? May mga panganib. What if maulanan ako? What if magkasakit ako? Meron pa nga akong Panginoon dyan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, God is your protector. Ayan. And ito yung verse dyan. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. And finally, sabihin mo, alam mo, Brad, napaka-volatile na economy ngayon. Napaka-uncertain ng pangyayari sa buhay. Diba? Nobody knows what the future will bring. Patandaan nyo, our God is the Alpha and Omega. He is the beginning and He is the end. Hindi pa man natin nararating, alam na niya. Kaya sabihin mo sa mga katabi mo, with assurance, your future is secured. Ayan. And ito yung ating pangahawakang verse. For I know the plans I have for you. Ayan. Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So ayan yung pangako ng Panginoon. Kaya yung generational barrier na yun, hindi man nagsimula sa iyo, maaring nasimula doon sa mga sinaunang lahi mo, pero posibleng mahinto sa iyo. Dahil sa iyo, kumikilos na ang Panginoon. Kaya, break the barrier. Ayan, ayan yung challenge natin. Break the barrier. Pag tinignan mo yung mga kamag-anak mo, nakita mong medyo ganun yung sitwasyon, baka ikaw na yung simula ng matinding pagbabago. Di ba? Kaya dito sa ating church, may mga ilan-ilan ako nakita. Like, halimbawa, si Pastor Boy, hindi ko sure ha. Kung si Pastor Boy, siya yung unang pastor sa kanilang family. So, barrier breaker siya, di ba? Blina siya ng Panginoon na maging kauna-una ng pastor sa kanilang family. Pag tinitignan ko yung buhay ni Ate Leti, tinitignan ko, probably, hindi ko man nakakausap si Ate Leti, probably siya yung unang sa lahi nila na mataas na opisyal ng gobyerno. Di ba? Directress. Kaya, she's a barrier breaker. And pag tinitignan ko si Brother Jun Tubigan, siguro sa family nila, siya yung unang magiging bilyonaryo. Send ko na lang yung Gcash ko, bro. Pero ganyan magpala ang Panginoon sa mga anak niya. Kaya we claim it, and alam natin, God will move. Alright? Ngayon, I will end this with this. Tignan niyo yung mga number. 0.0001. Maliit pa sa 1%, di ba? Kasi 0.0001 eh. Ito po yung larawan nung nangyari kay Joshua and Caleb. Out of 2 million na Israelites, dadalawa yung nakapasok sa Promised Land. Kaya pag dinivide mo yung 2 million doon sa dalawa, ito po yung kakalabasan, 0.001. Kaya ang message nito is, kung nag-iisa ka man sa laban mo, huwag kang kakabahan. Dahil yung nag-iisa, mas mataas pa yan kaysa rito sa 0.001. Diba? Kaya kung estudyante ka sa eskwelahan, para ikaw lang yung catalyst for change, para ikaw lang yung may paninindigan doon sa grupo mo, don't worry. Ituloy mo lang. Kasi gagamitin ka ng Panginoon doon sa environment na yan. Kung sa opisina mo, puro compromiser, yung mga kasama mo, yung boss mo, tuloy mo lang yung pagtindig doon sa prinsipyo. Kasi ikaw yung magiging barrier breaker doon sa opisina mo. Gagamitin ka doon bilang 0001. At doon sa family mo, kung ikaw pala yung Kristiyano na nag-uumpisa para maputol yung generational barrier, magpatuloy ka lang. Sasamahan ka ng Panginoon, igaguide ka, at ibe-bless ka. Kaya ayun. And always remember this. Always remember this. You and God are a majority. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang salita ngayon, and praise God.